sapulta yung ministry at lumawas ka. Tempo ka lang. At tempo pa yung pamilya mo. Hindi kita tinatakot. Kasi pulutin ka eh. Pag tinawagan ng Diyos para umamin, tumugtong sumayaw sa Panginoon at tinakasan mo yan, tempo ka lang. Pag hindi mo ibinibigay ang parte ng Diyos, ang para sa Diyos, dito ka lang. You're a dead man, dead man, dead woman, dead woman. Hindi mo pwede kumpara ang sarili mo kahit kanino. I-reveal sa'yo ng Diyos kung sino ka. Ipapalam sa'yo ng Diyos kung sino ka. At sabihin sa'yo ng Diyos, ayaw ka nagpapatuloy ka sa pagkakasala kasi mapunta ka na impyerno. At pag nabunaging ka na, sasabihin ko sa'yo kung ano ang tawag mo, kung ano ang calling mo. Pastora ka, pastor ka, children minister ka, sa audiovisual ka, aawit ka, tutuk-tuk ka, magpupultem ka. Pagpaparahin kita, susuporta ka sa likod ng Diyos, susuporta ka sa Kingdom of Jesus Fellowship. Pag narinig mong lahat yan, at yan ay ginawa mo, you are fighting the Lord's battle. Naunawaanin niyo ako? You are fighting the Lord's battle. Ginagawa mo ang kalooban ng Diyos eh. At ito ang dahilan kung bakit tinayo ng Diyos si Ricardo Diaz Carillo at tinayo ng Diyos ang Kingdom of Jesus Fellowship para ang buong mundo dalhin sa kalooban ng Diyos. Ano ang pangalan ng Diyos natin? Kingdom of Jesus. Let your kingdom come, let your will be done. Seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. Sabi ko kagabi sa anak ko, Joshua, Joseph, laban lang ng laban. Hindi tayo matatalino, hindi tayo magagaling, wala tayong alam. Laban lang ng laban, tutulungan tayo ng Diyos, may awa Diyos. Makinig kayo maigi sa akin. Kung hindi ito iniaaral ng maraming preacher, maraming pastor all over the nations of the world, kasi tayo ang binigyan ng ganitong aral. Basahin mo sa Romans 12:3 hanggang 12, makikita mo roon kahit iba't iba tayo ng gift from God, calling from God. Basahin mo ang Ephesians 4:11, binigyan tayo ng Lord ng iba't ibang gift and calling from God. Unang Korinto 12:4 hanggang 11, binigyan tayo ng Diyos iba't ibang calling and gift coming from God. At ang gagawin mo, lalagyan mo lang yan. Lalagyan mo lang yan. At hindi mo pwedeng takasan ng Diyos. Kasi pag ang sinusunod mo, ang gusto mo, ang ibig sabihin niyan, Diyos ka na rin. Kaya ka nga merong Diyos dahil merong nakakasakot sa'yo. Amen? You have God because somebody, you are under. Somebody, you are under. Isa sa Diyos. You are under the authority of God. You must be submissive to God. Balikan nyo ang mga tawag ninyo, balikan ninyo ang mga calling ninyo. At ang mga tawag at mga calling ninyo, tuloy-tuloy yan. Hindi yung minsan ka lang gagawa ng newsletter. Minsan ka lang magpo-post. Minsan ka lang haawit at tutugtog. Minsan ka lang magbibigay. Walang minsan yan. Hanggang tumanda ka, hanggang mamatay ka, tapusin mo, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Balikan natin yung unang sa Bill 25 o 28. For the Lord will certainly make a lasting dynasty for my master because he fights the Lord's battles. Itataas po kayo ng Diyos dahil pinaglaban ninyo ang laban ng Diyos. Hindi ako makapagbibigay ngayon. Wala kami trabaho. Bakit ginawa mo lang ng trabaho? Bakit ginawa mo lang ng kita?
Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo sa Panginoon. Ipopromote yan ng Diyos, pati mga mahal mo sa Guatemala. Tingin kayo sa akin, pag ang mga nanay ninyo, kuya ninyo, at ate ninyo, asawa ninyo, hindi na nakakagawa sa kalooban ng Diyos, ikaw na ang gumawa sa kalooban ng Diyos para pati siya ay maiahon mo. Wala na sila sa kalooban ng Diyos. Naalisin mo sa kalooban ng Diyos. Sa kailan ka puting lahat. Hello! Alam mo bang si Solomon ay nag-fall? Nag-asawa siya ng mga unbeliever? Bawal yun! Pero dahil sa pangako ng Diyos kay David, hindi nawalan ng anak na hari si David dahil sa pangako ng Diyos. Mabuhay lamang tayo sa pangako ng Diyos! At ang panghawakan natin, pangako ng Diyos! Jeremiah 9:23 hanggang 24, Jeremiah 9:23-24, huwag mong ipagmalaki ang talino mo, ang tulong mo, ang yaman mo, ang lakas mo. Dahil pag kinuha ka ng Diyos, patay ka na. Depo ka. Ang ipagmalaki mo, kilala mo ang Diyos at pinaglilingkuran mo siya habang buhay. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Huwag yung kung kailan may sakit tayo, saka tayo lalapit sa Diyos. Kung kailan wala tayong pera, lalapit tayo sa Diyos. Kung kailan mahinang-mahina tayo, lalapit tayo sa Diyos. Pag malakas tayo, nandun tayo sa Boracay, nakatupis tayo, nakawanpis tayo. Nandun tayo sa Palawan Under Cape. Nakamakadakamaikli tayong short, na very very short. Hello. Di ba sa mga Boracay, nakatupis na kawalpis nila, nakarating ang burol eh. Yung iba nga, nakataplis pa eh. Kaya lang, nakataob. May tao pa ako ba rito? Eh, nakarating naman talaga ako ng Boracay. Oh. Sa Palawan, hindi pa. Kailan tayo pupunta doon? Joke lang. Higilin mo ba tayo? Naunawaanin niyo ako? Ang dali lang mapromote eh. Hindi pinaghihirapan ang promosyon eh. Tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. Mahalin mo siya, paglingkuran mo siya. Kaya may problema, kaya may pagsubok, kaya wala. Magpatuloy ka sa Panginoon, magpatuloy ka maglingkod sa Diyos, magpatuloy ka magligtas ng marami kaluluwa, magpatuloy ka magbigay. Presto! Ipaglalaban ka ng Diyos pati angkan mo at itataas kayo ng Diyos ng tuloy-tuloy. Hello? May tao pa ako ba rito? Pag maraming trabaho, nawawala tayo kay Lord. Pag maraming negosyo, nawawala tayo kay Lord. Pag nawawala ng trabaho, walang negosyo. Atin ako, wala na akong trabaho, wala na akong negosyo eh. Panginoon, maawa ka po sa akin. Tapos pag naawa ang Lord, may trabaho, may negosyo na naman, nawala na naman. Hindi ganun. At gusto kong sabihin sa inyo, minsan inaalisan tayo ng Diyos ang trabaho at negosyo. Minsan inaalisan tayo ng Diyos ang kita. Minsan, for a purpose. Para mag-humble tayo kasi wala tayo sa kalooban ng Diyos. Pero pag nasa gitnaan ng kalooban ng Diyos, hindi ka niya alisan ng trabaho, I tell you, dadagdagan ka niya ng trabaho. Amen? Dadagdagan ka niya ng negosyo. Amen? Dadagdagan ka niya ng branches. Hello? May tao pa ho rito? Naunawanin niyo ako? Sino na conclusion. Know and obey the perfect will of God for your life, no matter how difficult it is. For surely the Lord will reward you because you are fighting the Lord's battle. Sundin mo at gawin mo ang kalooban ng Diyos.
Itataas ka ng Diyos, pati pamilya mo at lipi mo at angkan mo, sapagkat pinaglaban mo ang laban ng Panginoon. Amen? Tayong lahat ay tumayo. At sa oras na ito, tatanggapin natin si Christ bilang Lord and Savior ng ating mga buhay. Magpabalik loob sa Diyos at magsisisi ng kasalanan. Bow down our heads and close our eyes. At ikukumit natin muli ang ating buhay sa Diyos. At kung sakasakaling may nagkasala, may nakagawa ng mali na hindi tama sa iyo, huwag mo ilagay ang patas sa iyong mga kamay. Leave the wrath to God. At kung ikaw ay nakaranas na ng promosyon, alam mo kung saan ka nagmula. Balikan mo yun ang Diyos na iyong pinagmula ng lahat ng bagay. Habang yung mayamang ka dapat lumalaki, binibigay mo. Mas malaki sa tinatabi mo at tinatago mo. At habang pinopromote ka ng Diyos, lalo mong pinapakilala at tinatanyag ang pangalan ng Panginoon.
Diyos ng malalim. Kausapin mo ang Diyos ng malalim. Kausapin mo ng patuloy. Ibigay mo na ng totohanan ng buhay mo sa Diyos ngayon. Isuko mo ng totohanan. Magpaniglob sa Kanya. Bitawan na ang lahat ng mga bisyo at kasalanan. Gawin ang kalooban ng Diyos hanggang sa huling hininga ng ating mga buhay. Alamin natin kung ano ang perfect will ng Lord sa ating mga buhay. And as we know His perfect will upon our life, do it continually till the last breath of our life. And the Lord is saying unto us, the battle is on ours, but of God. Just continually bow down your heads and close your eyes. Continually just talk to your God. Nilikha tayo ng Diyos for a divine purpose. At tayo na born again for a divine purpose. At nilalagay tayo ng Diyos, dapat natin paglagyan for a divine purpose. Because we are all have a destiny in Jesus Christ. Success and victory, honors and rankings and medals and trophies. All these things come from the Lord. And He is willing to give them all to those whose hearts are fully committed to Him. Kesa araw at oras na ito, sinusurrender at patuloy natin sinusurrender ng malalim ang ating buhay sa Diyos. At ang pagsusurrender sa Diyos, hindi lang minsanin niya, tuloy-tuloy yan. Kasi kung magkamisan, maraming sa itraking ang kaway. You have to renew your commitment to the Lord continually. You have to recommit your life to the Lord continually. You have to be baptized with the Holy Spirit continually. You have to be anointed with God continually. Yung anointing na bumuusap lahat ng Sunday, it's over. It's God, tapos na yun. And the new anointing, coming from the Holy God. Matatandaan mo palagi yan. Lagi mong hihingi ng awat-abang ng Diyos. At ang awat-abang na hindi na ito ng Diyos ang mag-aangat sa ating lahat. Kayong mga may ministry, tutukan nyo yan. Ang sabi ko, tutukan nyo yan. Tutukan nyo ng malalim. Huwag kayong umamit sa sumayon dahil ano yung gagsabi lang pagkatapos ito, nagubad na kanilang uniforme ninyo. Is that good? Huwag kayong masasaktan sa mga hamon na ito ng buhay, sa mga hamon na ito ng preaching. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, simula po sa oras na ito, Ikaw na ang totoong maghahari ng buhay ko. Ikaw na ang Diyos Panginoon ng buhay ko. Ikaw na po ang masusunod sa buhay ko, hindi ang gusto ko at hindi ang sino paman. Nagpapaniglob ako sa iyo ng totohanan. Simula sa oras na ito, gagawin ko at patuloy kong gagawin ang kalooban mga sa huling hininga ng buhay ko. Bukas kayo ng aking puso. Inisip mo naging dugo na nabusa mo sa kalbaryo. Panalin ako at gawing karapat dapat sa ikaraman. Manahan ka, Jesus, ng totohanan sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ikaw na po ang masunod sa buhay ko hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Lahat-lahat po nang sa akin ay iyo. At ang magdarating sa akin ay iyong lahat ito. Gagamitin para sa iyong karangalan, ihalay para sa iyong karangalan. I
ipatong mo ngayon ang mga kamay mo sa puso mo. Tumalangin ka sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos ang karamdaman mo. Sabihin mo sa Diyos ang mga pangangailangan mo. Matapos mong isuko ng totohanan ng buhay mo kay Lord. Kilala ko ang Diyos, kilala natin ang Diyos. Ayon sa ating napag-aralan lamang din ngayon, pinaglaban at ipinaglaban ng Diyos. Kaya ang promosyon niya sa Kanya. Sige, kausapin mo ngayon ng Panginoon. Sabihin mong pagalingin ka niya. Sabihin mong magpalain ka niya. Sabihin mong bigyan ngayon ng trabaho pati ang asawa mo. Bigyan ngayon yung negosyo at palakiin at ipromote pa kayo pati ang asawa mo, pati pamilya mo at mga mahal mo sa buhay. Kausapin mo, Lord. Sige. At magtiwala kang gagawin ng Diyos yan. Dahil sa mga babae at mga lalaki, handang gawin at sundin ang kalooban niyo sa kasahuling hininga ng kanilang buhay, hindi sila bibigulin ng Diyos. Ang sabi ko, hindi sila bibigulin ng Diyos. Don't doubt, just believe. Come on, just talk to your God, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Nang tinugon ni David ang panawagan ng Diyos, the Lord never forget David. Even his family, loved ones, and relatives, the Lord bless them and keep them long-lasting, eternal, forever dynasty. God bless them and promote them abundantly. Thank you.
Sa gitna ng pagkakasakit mo, may Diyos na nagpapagaling sa iyo. Sa gitna ng mga problema at pagsubok laban ng buhay na dinadaanan mo, may Diyos na tumutulong sa iyo. So receive God's healing now. Receive God's miracle now. Ang asma ay pinapagaling ng Diyos. Ang kalakasan ng Diyos ay binibigay niya. Ang ismat sa bagay ay pinapagaling ng Diyos. Ano mang karamdaman ay pinapagaling ng Diyos. Ano mang problema at pagsubok laban ng buhay, ikaw ay binibigyan ng katagumpayan ng Diyos yan. Inaangat ka ng Diyos yan. Inaangat